bukod po sa kanyang nakalinya ng Transition Committee, marami na rin ang nagtatanong, sino nga ba ang magiging First Lady ng presumptive President Rodrigo Duterte? Yan po ang tinutukan ni Tina Pangiliban Pere. Sa simula pa lang ng kampanya, umamin na si Mayor Rodrigo Duterte na hiwalay siya sa asawang si Elizabeth Zimmerman, may longtime partner din siyang si Honoret Avancenia at mayroon silang 12 taong gulang na anak. Natanong tuloy siya kung sino ang balak niyang gawing First Lady. Ang sabi noon ni Duterte, ang anak niyang si newly proclaimed Davao City Mayor Inday Sara Duterte ang kanyang magiging First Lady. Sino ba daw gusto niyo maging First Lady niyo? Pag-usapan na natin ito kanina. Sino ba? Para walang gulo, bago na lang. Para walang gulo, si Inday na lang. Mabait so, itong second wife visit, ko. Mga state visits, ha? Kung magpayag, ano, di, tag-isang ano na lang sila. Ano? Kwarto dyan. Wala pang malinaw na pahayag si Sara tungkol dito sa ngayon. Pero nang makapaniyam siya ng GMA News tungkol dito noong kampanya pa, sinabi niya, pwede mag-beg off na lang ako kasi tumatakbo din ako mayor. I'd rather stay doon kasi nandoon yung pamilya ko and may trabaho ako. Sarili talaga siyang desisyon. Ever since, nung mayor siya dito, vice mayor yung tatay niya, kung ano yung desisyon niya ni respeto ni mayor. Maaaring magkasalungat yung mga desisyon ng dalawa. Parate, pero they respect each other. Hindi pa rin malinaw kung ano ang papel na gagampanan ng partner ni Duterte na si Avancenia. Natanong na rin noon ng GMA News si Avancenia sa posibilidad ng pagiging first lady niya. Naiisip mo ba yun? Magiging officially first lady ka talaga? Ayoko may title. Yung title na yan, ano lang, panandalian lang yun. Kahit naman annulled na sila, dati na rin sinabi ni Zimmerman na handa siyang tumulong pa rin sa dating asawa. Ever since we are friends, ang annulment namin sa personal differences lang namin. Walang batas na nagtatakda ng trabaho, tungkulin at opisina ng First Lady. Seremonya lang ang tungkulin tulad na maging host tuwing may state visit o di kaya'y mamuno sa charitable work ng administrasyon. Mula rito sa Davao City, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.